2 Pilipino ang kumpirmadong patay habang 8 naman ang sugatan sa mga pagsabog sa Beirut, Lebanon. 11 Pilipino ang nawawala. Oh, ayon sa Foreign Affairs Department, nasa bahay ng kanilang mga amo ang 2 Pilipinong nasawi nang mangyari ang insidente. Sa kabuuan, 78 ang namatay at hindi bababa sa 4,000 ang nasugatan sa 2 pagsabog. Patuloy na minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut ang lagay ng mga Pilipino roon. Merong 30,000 OFW sa Lebanon. Karamihan sa kanila ay nasa Beirut. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. At sa puntong ito, kausapin natin ngayon si Ursula Gila, isang domestic helper sa Beirut, Lebanon. Ursula, kamusta na ang lagay mo ngayon? Ngayon po, okay naman po ako ngayon. Okay naman. May mga sugat lang. Ano bang nangyari sa iyong nakita, sa iyong karanasan? Ano kasi yun eh, kagigising ko nga lang, galing ako sa pahinga, kagigising ko lang, umalis yung alaga ko. So napunta ako sa kwarto niya. Yung kwarto niya is pagbukas mo ng pinto, puro bintana siya. So pagbukas ko, may sumabog, nakita ko yung puting usok, lumapit ako sa bintana, binuksan ko siya para tingnan kung ano yun. Pagbukas ko, sumunod na agad yung kulay itim na usok na yon. Doon na ako napalipad, napatalapon, doon na, hindi ko na alam kung ano yung sunod nangyari, basta alam ko bumagsak ako sa sahig. Oh my God! Kitang-kita yung mga sugat mo, no, Ursula, sa mukha. Ikaw ba ay nakapunta ka ba sa ospital? Nagamot ba yan? Oo, kasi nagpunta ko ng ospital. Nung naramdaman ko kasi na medyo kalmado na, tahimik na yung paligid, tumayo ako. Doon ko na nakita na tumutulo na yung dugo ko. Marami ng dugo sa sahig na umaagos. Hinibo ko yung mukha ko. Puro dugo pala ko. Wala akong naramdaman kasi nung oras na yun eh. Tumayo ako, lumabas ako ng kwarto ng alaga ako, nagpunta ako sa hot. Doon ko na nakita yung mga amo ko na duguan din. Nagpunta ako sa kanila, pinalinis nila yung mukha ko sa banyo. Sabi niya, clean your face, ganun, kasi marami kang dugo. Linilis ko. Tapos, syempre, hindi ko na inano na yung aasi kasi hindi pa nila ako. Yung sarili ko na lang inano ko. Iniwan ko sila, nagpunta ako sa kwarto ko para linisin yung sugat ko. Hindi ko alam. Parang hindi ko maintindihan, nangangatog ako, nininervous ako. Gusto kong, yung isang telepono ko kasi is my number. Yun yung kasama ko, yun yung dala ko nung time na dun sa kwarto na yon. Nung tumilapon ako, hawak-hawak ko yung telepono ko. Yun ang tumilapon. Ngayon, napunta ko sa kwarto ko nung after ng nga noon, gusto kong tawagan yung mga anak ko. Ang nakuha ko, itong isang telepono ko na walang number dito. Sa messenger ko sila tatawagin. At the time naman nataranta ko, nagpunta ako naman ng Facebook, nag-live ako. Yun na para, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko kasi talaga nagkakagulo na talaga. Pero ang ginawa sa ngayon, nananatili ka pa rin dyan. Punta ako ng ospital. Pumunta pa ako ng ospital. After ng live, nagpunta ako ng ospital. Sabi ng anak ko, pumunta ka ng ospital. Nagpunta ako ng ospital. Punong-punong ospital. Talagang grabe, ang daming sugatan talaga. So, ang ginawa ko na lang is umuwi na lang ako na isip ko na sa bahay na lang ako. Ako na lang gagamot sa sarili ko dahil talagang mas marami pang mas malalang sugatan kaysa sa akin. Talagang hindi ka na mapapansin. So, umuwi na lang ako. Naglakad ako mula doon sa ospital nga sa bahay namin ng 5 to 10 minutes siguro ang linakad ko. Mga 10 minutes nga yata, mahigit. Ursula, ikaw na lang nag-first aid sa sarili mo? Ako na lang. Oo. Ursula, kasi ang nakikita namin yung mukha, no, meron pa bang masakit o meron ka pa bang tama sa ilang bahagi ng katawan mo? Dito, ito kasi medyo malaki ito. Nakangayon lumabas kasi yung laman niya, eh. Tagang asin malaki siya. Pinalian ko na lang siya, tagang umaagos yung dugo rin niya. Ito, medyo buka rin ito. Hindi nga siya tumigil ng dugo eh. Dugo siya ng dugo.
pinres ko lang, sabi ng anak ko, i-press ko nga nang i-press para wag tumigil yung dugo. Marami pa siyang bubog dito na kahit, kasi ito, tumago siya sa ilalim. Hanggang dito siya. May mga bubog pa siya, gusto ko siyang matanggal. Kaya siguro ngayon, baka sakaling makikiusap ko sa ama ko, may baka may clinic na pwede magtanggal ng mga bubog sa mukha ko. Oo. Oo. Ursula, that might be very important na magpatingin ka. I know, sabi mo, punong-puno yung ospital at mas malala yung nakita mong mga pasyente doon. Kaya nag-decide ka na lang na umuwi at gamitin ang iyong sarili. Pero siguro mabuti ngang makahanap sana ng klinik, ano, na malapit sa inyo. Ursula, gaano kalayo kayo? Ibig ko sabihin doon sa nangyaring pagsabog. Kasi nandun ka sa bahay ng amo mo, di ba? Domestic helper ka doon. Oh, malapit siya. Kasi pag nasa mga third floor or fourth, nasa first floor kasi kami, third floor, kitang-kita mo siya, kitang-kita namin siya. Malapit lang siya. Siguro pag linakad ko, mga pag bumaba ako ng building namin, linakad ko, 5 to 10 minutes, makakarating ako doon. Yan sa pagsabog na yan. Sa harapan namin yung pagsabog na yan. Yung mga building na yan, kaharap namin siya. Kaharap namin yan. Nako, okay. Yan, kita ako na yan. Okay, so Ursula, anong oras dyan ngayon? Anong oras nangyari yung pagsabog? Alas 6 siya ng hapon nangyari. Ngayon is alas 7 na ng umaga. 13 hours ago na. 13 hours ago. Kasi alas 7 na ng umaga ngayon dito. 7 na ng umaga. Nangyari yun alas 6 ng hapon. Alas 6 siya ng hapon. Mga 6:10 ganyan. Kasi tumayo ako eh, mag-aalas 6. Mag-aalas 6 sa, malis ako sa kwarto ko, lumabas ako ng kwarto ko, mag-aalas 6 yun. Naghugas pa ako ng kamay ko. Tapos lumakad na papunta. Mga alas 6 talaga siya. Alas 6 yun. Sabi mo, no, that susubukan mong makahanap ng clinic. Maliban dyan, Ursula, meron ka pa bang mga kaibigan, kapwa Pinoy, na nakausap mo? Kamusta ba sila? Meron ka bang may nakausap na kahit na sinong mga kababayan natin? Pero okay naman sila, yung mga Pilipina. Iba yung kasama ko wala siyang sugat kasi nandun nga siya sa kwarto namin at that time. Ako lang talaga, tsaka yung amo ko, kasi nga, puro salamin kasi yung sa, talagang sa salon, sa living room is, tawag nito, puro salamin siya. Kami lang ng mag-amo. Ako, tsaka pero yung kasama ko, Pilipina, okay naman siya. Tapos yung mga Pilipina lumabas ako, marami namang okay na lumabasan sila sa building nila, okay naman sila. Meron na isang Pilipina na medyo may tama dito sa ulo, sinama ko siya, nagpunta kami sa ospital, sabay rin kami yung umuwi dito sa building namin. Yung amo, lahat kayo dyan, so medyo okay naman, ano? Tama naman, Ursula, medyo okay kayo, pero kailangan lang siguro talagang magpa-first aid, ano? Oo. Dumating naman yung amo ko kagabi. Dumating naman siya. Tinignan niya ako. Sabi niya, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang ako, sir. Yung braso ko medyo malaki lang yung kailangan siguro tahiyin at saka yung nandito sa may ulo ko. Sabi niya, Ursula, hindi ka matatahiyin sa dami ng pasyente. Kung kaya mo, tiisin mo muna siya. Ano mo muna siya kasi okay. Sa dami talaga, sa dami. Ang madamo bago pa siya na first aid. Tatlong hospital pa ang pinuntahan namin bago pa nagawa ng paraan. Okay. So, Ursula, maraming salamat sa maraming pagtanggap sa aming tawag, ano, pag sa interview na to. Pero Ursula, sana makahanap ka ng clinic na sa lalong madaling panahon. Oo. Para maayos yung mga problema mo. Yung... take care, Ursula. Thank you. Maraming salamat.